Samantala, ayon sa pag-aaral na isinagawa ng DOST-FNRI, bumaba ang porsyento ng mga Pilipinong kumukonsumo ng isda. Nakita rin rito na mula sa mahihirap na pamilya, ang mahina ang pagkonsumo. Bukod pa rito, nakita rin sa pag-aaral na 55.1% ng household ng mga Pilipino lamang ang nakakasunod sa inirekomenda ng protein intake. Para sa detalye, narito si Crisa Lopez. Bumaba ang sipod consumption ng mga Pilipino sa paglipas ng taon. Ayon sa pag-aaral mula sa pamilyang nasa mababang bahagdan ang pinakamaliit ang nakokonsumo. Ayon sa resulta, tinatayang nasa 179.7 na gramo ng sariwang isda ang nakokonsumo ng mga Pilipinong pinakamahirap, samantalang 210.9 na gramo ng isda naman sa mga mahirap. Samantalang ang mga nasa middle class earners ay tinatayang nasa 239.4 ang nakukonsumo. Gayun din nasa 258.3 gramo ang nakukonsumo ng mga nakakaangat at nasa 287.1 na gramo ng isda ang nakukonsumo ng mga mayayaman na Pilipino. Sa makatuwid, tumataas ang nakukonsumo ng sariwang isda sa level ng yaman. Samantalang ang dami ng processed fish ay bumababa habang tumataas ang yaman. Nakita rin sa pag-aaral na 55.1% ng households ang nakasusunod sa inirekomendang protina ayon sa DOST-FNRI. Dagdag pa rito, nakita rin sa pag-aaral na ang mga isda tulad ng tilapia at bangus ay nagbibigay ng mas mababang protina at iron kumpara sa galunggong, matambaka at tuna. Para sa EuroTV News, ako si Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.